Sir, today is another of the latest big time oil price hike. Ano sir ang nakikita ng Senado natin na pwede nating approach sir on this particular concern? Nakakabahala to, no? Dahil nung isang linggo, yung OPEC, ito yung mga asosyasyon ng mga oil producing countries, nagbawas sila ng production ng mahigit 2 million barrels per day. So talagang napakalaking kawalan yan ng supply sa merkado. Tayo, dahil in-import natin halos 100% ng ating langis, eh mararamdaman natin yan. Sigurado ako mararamdaman natin yan. Oo. Kaya dapat ihanda na natin yung pantawid pasada, ihanda na natin yung lifeline subsidy sa ating mga consumers. Ang importante dito, yung mabilis na pagtaas ay nasusuportahan natin yung mga jeepney drivers natin at mga PUV drivers dahil hindi sila mabilis na nakakapagtaas ng pamasahe. Sir, saan natin kukunin, sir, yung magiging pundo or budget para sa institutional na talaga, sir, na pantawid pasada? Oo, talagang dapat, ako ang proposal ko, institutional na talaga yan para may regular budget. Kasi taon-taon nakikita natin yung pagsipa ng presyo ng langis. Oo. Ang importante dito, kung sumisipa ang presyo ng langis, meron tayong pagkukunan ng pagbibigay ng subsidya para yung ating mga PUV drivers hindi naiipit sa gitna, no? Dahil hindi sila makapagtaas ng pamasahe, tapos tumataas naman yung krudo. Kaya dapat may subsidy na binibigay sa kanila. Okay. Sir, alternative fuel sources para na hostage tayo, sir, ng fossil fuel from the Middle East. Anong way out natin, sir? Hostage talaga tayo. Tama yan description mo. Ang way out dito ay dapat meron tayong sariling pagkukunan ng langis at ng gas. Paubos na ang malampaya, no? Kaya mawawalan na tayo ng pagkukunan ng gas sa loob ng 2 taon. At pag yan ay nawala, mag-i-import na naman tayo. Kaya ang long-term solution, makapaghanap tayo ng sarili natin pagkukunan ng langis at sarili natin pagkukunan ng gas. At pagdating naman sa kuryente, gamitin natin lahat ng likas yaman natin. Meron tayong hydropower, meron tayong geothermal, meron tayong solar grid. Gamitin natin lahat yan. Yes, sir. Sir, hindi ba delikado, sir, yung option ng nuclear power? Yun naman, sir, ang layman's apprehension lang, sir, sa nuclear power. Oo. Talagang merong tinatawag yung risk, no? Pagka-delikado. Kaya dapat pag-aralan mabuti at gumamit ng tamang teknolohiya. Dahil nga sa invasion ng Ukraine, maraming bansa ay bumabalik na sa nuclear. Dahil nga itong invasion ng Ukraine, nakita natin kaya nilang paluhudin ang buong mundo dahil puputulan lang nila ng gas at puputulan lang ng langis. Kaya maraming bansa bumabalik na sa nuclear. Okay. Ang nuclear ay epesyente. Talagang nakita ko, itong isang linggo lang, bumisita ako sa Korea. Tinignan ko isa sa pinakamodernong nuclear power plant nila. Ang Korea, for 60 years, ni isang beses wala silang aksidenteng nangyari. Kaya ang nuclear, pag tama ang teknolohiya, tama ang management, ito ay pwedeng maging viable source. Pwedeng maging isang alternatibo sa pagkuha ng kuryente. Okay. Sir, wala muna akong tanong sa inyo, sir, on educational reforms. No, may I ship, sir? Yes. Four new EDCA sites, sir. Hindi ba ito magnet sa China na tayo atakihin, sir? Alin yun? Sorry, medyo nag-recap eh. Opo, 4 na bagong EDCA sites tayo, sir, ang i-establish natin. Hindi ba ito magpo-provoke sa China, sir? Baka magalit sa atin. Ang EDCA sites, yan ay gagamitin sa training. Tandaan natin, isa lang ang bansa na meron tayong tratado pagdating sa defense. Ito ay ang United States. Meron tayong defense treaty sa kanila. At itong defense treaty ay pwede lang magamit to kung tayo magkakaroon ng training kasama ang mga military at American soldiers. So ang ibig sabihin, kung itong tratado na ito ay gagamitin natin, dapat handa rin tayo gamitin yan. Kung hindi, kahit na gamitin natin pero hindi naman tayo nagpa-practice, wala rin mangyayari sa atin. Ngayon, itong tratado na ito ay ma-activate lang kung tayo ay linusog, kung tayo ay in-invade ng kahit anumang bansa, no? Whether China o anong bansa,
yan ay mag-activate. Kung, pero kung hindi naman tayo lulusugin, wala naman. Hindi gagamitin ang tratado na yan.